At doon sa ating mga kapartners sa hanap buhay at yung paglilingkod sa bayan, yan ang ating mga mamamahayag. Ano, ang PNP po ay naririto upang magbigay ng seguridad sa inyo. Alauna pa lang ng hapon, makikita na ang kulay silver na Vios na ito sa Barangay Masambong, Quezon City. Ang nakaparad ng kotse, mayroon pa lang inaabangan. Bago mag-alas 4 ng hapon, dumating naman ang isang kulay gray na SUV. Hinarang at agad na bumaba ang dalawang lalaki sa kotse at pinagbabaril ang mga sakay ng SUV. Matapos ang pamamaril, agad umalis ang gunmen. Lulan pa rin ang kotseng silver kasunod ang lalaking nakamotorsiklo. Ayon sa pulisya, sakay ng pinagbabaril na SUV ang photojournalist ng Remate na si Joshua Abiad, kapatid nito at mga pamangkin. Nagtamo ng mga tama ng bala si Joshua, maging ang apat na iba pa, kabilang ang mga bata na 8 at 4 na taong gulang. Ayon kay Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, marami silang tinututukang anggulo kabilang ang trabaho ni Abiad bilang media. Si Josh ay pumipirma sa inventaryo in accordance to Section 21 of 9165 na nagre-require ng iba-ibang mga witness at naka-specific doon. Isa sa mga witnesses ay media, member of the media. So si Josh ay isa sa mga volunteers natin na masigasig na pumipirma sa mga insidente yan. Tinitingnan din ang posibleng away sa trabaho o personal na alitan at maging mistaken identity. There's also a possibility, may sinabi siya sa isang maiksing statement na ibinigay niya sa ating investigador na posible rin siya ay na mistaken identity. Unang-una, hindi siya regular na sumasakay sa sasakyan na yon, sa SUV na yon. Dahil yon ay sasakyan ng kanyang bayaw. And currently, ang kanyang bayaw, supposedly, ay mayroong na-embroil sa isang kontrobersya sa kasama sa kanyang mga business associates or rivals. Hindi pa natin masigurado o maliwanag ang aspetong yon. Pero yung kanyang bayaw ay may nasa kinasasangkutan na isang kontrobersya or parang some dispute with business partners. Sinabi pa ni General Torre, peke ang plaka ng kotse na sinakyan ng mga suspect. Ang plate number ay nakarehistro sa isang tao sa Bulacan. At pinuntahan na natin kagabi, nakita na natin ang kotseng pula na kung saan talagang nakakabit yung kotse, yung plate number na yun. At nandun din ang plate number niya kumpleto, walang nawawala. So ibig sabihin, yung plate number na nakita natin dito sa sasakyan ng mga salarin ay talagang peke, ginawa lang talaga. Ang Philippine National Police agad na bumuo ng Special Investigation Task Group Abiad na siyang tututok sa investigasyon. Itong kaso ni Rene Abiad is a top priority ng PNP sa ngayon sapagkat katuwang natin talaga sa pagtupad ng ating tungkulin ang mga media. No? Kaya nga meron tayong Presidential Task Force on Media Security na siyang tumitingin sa seguridad ng ating mga mamamahayag. At itong nangyaring ito ay talagang binibigyan pansin ng liderato ng PNP sa pangunguna ng ating Chief PNP, General Benjamin Acordo Jr. At binigyan niya nga ng kautusan ang NCRPO at ang Quezon City Police District na tutukan at madaliing isolve ang kasong ito ni Rene Abiad. Ang Presidential Task Force on Media Security o PTPOMS, mariin namang kinundi na ang insidente at sinabing pang-apat na si Abiad sa mga miyembro ng media na pinagtangkaan ang buhay ngayong administrasyon. Tayo naman ay positibo na particular sa nangyari kay Joshua Abiad kahapon ay mabilis itong mariresolba dahil aktibo naman ang ginagawang pagtulong sa task force ng ating Pilipina National Police. Umaasa ang QCPD na mariresolba agad ang kaso dahil sa tulong na rin ng CCTV malapit sa pinangyarihan ng krimen na maaaring makatulong sa pagkilala sa mga salari. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.